Magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Alam niyo, dapat patapos na yung MCCQ, biglang nag-extend ano po. You know, it's really difficult considering our situation nowadays. Kahapon lang umabot ng 19,000 plus ang cases natin ng COVID. At nakakalungkot po. Minsan, di ba, pag nagbubukas tayo ng Facebook, makikita natin yung mga kakilala natin, kaibigan, kaklase, people that we know. Malalaman mo positive ng COVID, makikita mo, pumanaw na. And to tell you honestly, hindi po exempted ang pamilya namin. Lahat po tayo dumadaan sa ganitong mga pagkakataon, and sadly, wala pong ligtas pagdating sa COVID. Lahat pong ito ay nasa kamay ng Panginoon, but it doesn't mean na we don't have a choice. The same choice that the government has para balansehin yung ekonomiya at kaligtasan ng tao. That's why hindi sila basta-basta nagdedesisyon ng lockdown. Saan ka naman makakita magdedesisyon sila ng lockdown? Wala namang pang-ayuda, di ba? Mahirap yon. Buti nga ngayon may na-receive kayong pang-ayuda kahit paano, pero hindi nila masusustain yun eh. Kaya gumagawa sila ng paraan kung saan binabalanse ang kaligtasan ng tao laban sa COVID, and at the same time, maaari ka magtrabaho. You also have a choice. Diba? Just recently, tumitindi ang campaign ng government natin when it comes to vaccination. Sana nakapag-vaccinate ka na. Diba? Kahit yung mga na-vaccinate nga eh, kahit papaano tinatabla ng COVID. Although hindi ka mamamatay, hindi ka ma-hospital, pero at least may protection ka kaysa wala, diba? It is a choice. Our life is built on different choices. The choices that we made. Hindi po tayo ginawang robot ng Diyos. Hindi. He doesn't make the decision for us. No. He loves us so much, He even gave us the liberty, the freedom of choice. Diba? Meron kang kalayaan na pumili. You can make your choices in life, and you have to make that choice. Sabi nga, if you don't decide for yourself, someone else will decide for you. Ayaw mo nun, di ba? Kahit nga yung mga kabataan natin, gusto nila, nagdedesisyon sila para sa sarili natin. Kahit matagal sila magdesisyon. Di ba? Hindi ka ganun ka-decisive, but it is our responsibility to make those choices in life. Now, the question is, did you make the right choice? Do you make the right choices? Diba? Yes, you have the freedom to make the choices you want, regardless of the reason. Meron kang kalayaan na gawin yon. Pero ang katanungan dito, kapatid, are you making the right choice? And do you have any idea kung ano ang consequences ng mga choices na yon? Diba? Making choices is important. It's your freedom. It's your right. But are you making the right choices? And are you aware of the circumstances or the repercussion, yung magiging bunga ng mga desisyon na ginagawa natin? Magandang tanong po yan, di ba? Siguro, mas maganda kung makikita natin kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Basahin po natin. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life.
let us not become weary in doing good. For at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Manalangin po muna tayo. Shall we pray? Heavenly Father, we thank you so much for this blessed afternoon that you've given us. Na dinala mo kami rito upang sumamba, magpuri. Magpuri sa iyong pangalan. Maraming maraming salamat, Panginoon, dahil tunay po, hindi po kami karapat-dapat, pero dahil sa banal na dugo ni Kristo, Panginoon, kami ay nandito ngayon, nagpupuri sa inyo, umaawit sa iyong pangalan. Panginoon, naway sa pagsambang ito ay maging katanggap-tanggap sa inyo, at naway ang iyong mensahe po ay tumago sa aming puso. At sa kalagitnaan ito, tanging pangalan lamang po ng Panginoong Hesukristo ang maitaas. Muli, kami nagpupuri sa inyo. At binabalik namin lahat ng papuri sa iyong pangalan. Itago niyo po ang iyong abang lingkod sa likod ng krus ng Kalbaryo at dalayin ko po ng pangalan lamang ni Kristo ang maitaas. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. And amen. Making the right choice in life. Doon po sa binasa natin, siguro ang pinaka dapat tandaan natin dito, ang key verse dito ay yung verse 7. Do not be deceived, God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Sa Tagalog po, huwag mong lokohin ang sarili mo. Hindi mo pwedeng lokohin ang Diyos. Kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. Ulitin natin. Kung ano ang tinanim mo, yun ang iyong aanihin. Let's call it a guiding principle. Ito yung basihan natin. Ito yung prinsipyo na dapat natin tandaan. Kung ano ang iyong tinanim, yun ang iyong aanihin. Ulitin natin, ha? Huwag mong lokohin ang sarili mo. Hindi mo pwedeng lokohin ng Diyos. Kung anong tinanim mo, yon ang iyong aanihin. Anong prinsipyo ang matututunan natin dito? Ito ang magiging basihan ng ating discussion. Okay? Anong mga prinsipyo ang matututunan natin dito? Pag sinabi mong prinsipyo to, ito ang basihan. Hindi mo pwedeng baguhin, hindi nababago to. Hindi. Kahit anong gawin mo, hindi mababago to. Okay? Una, do not deceive yourself. Huwag mong lokohin ang sarili mo. Alam mo, madalas, when we're trying to make a decision, kinukumbinsin natin yung unang-una, sarili natin. Di ba? We try to convince ourselves, hindi, tama lang yan. Hindi, okay lang yan. Ginagawa rin naman nila eh. Di ba? Tanggap na ng mga tao yan. Normal na yan. Alam mo yon? Di ba? Niloloko natin yung sarili natin. Kahit in the back of our mind, alam natin na hindi yan katanggap-tanggap sa Panginoon. Paano ko na lamang alam mo? Kasi yung banal na spirito, magbasa ka man ng Biblia o hindi, ipararamdam sa'yo. Yung banal na spirito na nananahan sa puso mo, ipararamdam niya sa'yo na mali yung ginagawa mo. Pero, we try to rationalize. We try to justify. Okay lang yan. Okay lang yan na dalawa ang babae o lalaki sa buhay mo. Okay lang yan, maliit lang naman yung kukupitin mo. Okay lang yan, ginagawa rin ng kapitbahay mo yan. Okay lang yan, tanggap naman ng tao yan eh. Sinong tao? Sinong niloloko mo? Huwag mong lokohin ang sarili mo. Diba? Yun ang nakalagay doon sa binasa natin, di ba? Do not be deceived. Iloloko mo yung sarili mo eh. Wag. Sabi yan nila, katagalan daw, yung kasinungalingan naging katotohanan sa isang tao. Totoo yun. Totoo yun.
Kaya nga binabawalan tayo ng Panginoon. Huwag mong lokohin yung sarili mo. Huwag. Alam mong mali, huwag mo nang gagawin. Okay? Yung pangalawa. Ano yung pangalawa? Hindi mo pwedeng lokohin ng Diyos eh. Hindi mo pwedeng lokohin ng Diyos. Maaari mong lokohin ng sarili mo, pero hindi mo pwedeng lokohin ng Diyos. Alam mo, alam natin yun. Hindi mo pwedeng sabihin, maiintindihan naman ni Lord yun. Ihingi ko na rin ng katawaran yun, kapatawaran yun. Una, hindi ka maiintindihan ng Panginoon. Clean cut ang salita ng Diyos. Pangalawa, papatawarin ka. Oh, papatawarin ka. Papatawarin ka, bakit hindi, di ba? Pero, yung magiging bunga, katulad ng pinag-usapan natin last Sunday, ng ginawa mo, hindi tatanggalin ni Lord. Bakit? What you sow, you reap. Kung ano yung tinanim mo, yun ang aanihin mo. Hindi mo pwedeng lokohin ng Panginoon. Diba? Marami tayong ginagawang kasalanan na akala natin okay lang. Niloloko natin sarili natin. Marami tayong ginagawang kasalanan na akala natin okay lang sa Panginoon. Hindi. Hindi okay. Kung babasahin mo ang salita ng Diyos, makikita mo hindi okay. Pero iginigiit natin yung gusto natin. Yun nga ang rason kung bakit hindi ka umaattend ng service, di ba? Ayaw mong marinig. Hindi mo pa rin pwedeng lokohin ng Panginoon. Doon sa salita ng Diyos na binasa natin, doon sa verse na binasa natin, sabi rin, you can't be not deceived, God is not mocked, what a man reaps what he sow. Makikita mo dyan, meron kang choice. Diba? Choice mo kung ano yung tatanim mo. Diba? Kung kamatis man yan, sibuyas, bawang. Figure of speech. Kung magtatanim ka ng kabutihan, ang aanihin mo ay kabutihan. Kung magtatanim ka ng mabuting gawa, ang aanihin mo ay mabuti. Pero kung magtatanim ka ng kasinungalingan, kung magtatanim ka ng mga bagay na hindi mo dapat itanim, kung gagawa ka ng mga bagay na hindi mo dapat gawin, una, may responsibilidad ka. Ano yung responsibilidad mo? Responsibilidad mo sa sarili mo at dun sa mga tao na maaapektuhan ng desisyon mo. May responsibilidad tayo. Every time we make a decision, we have a responsibility. Especially if you're a father or a mother. The decisions you make will affect your family. If you decide, kung nag-desisyon ka na hindi mo pabakunahan ang sarili mo at ang buong pamilya mo, may responsibilidad ka. Di ba? May responsibilidad ka. Paano pag nagkasakit yung mga anak mo? Paano pag na-COVID yung mga anak mo? Sinong sisisihin nila? Di ba? Kaya mo bang sagutin? May pera ka? O iaasa mo lang sa gobyerno? Hindi mo pwedeng sabihin sa Diyos yan. Hindi. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Alam mo, ang reaksyon ng tao pagdating sa bakuna, hindi nagbabago yan eh. Through the years, ayaw nating tanggapin yung mga nadidiscover na bakuna. It only takes some time na nare-realize natin na tama pala. Ngayon, gusto mong sumugal? That's up to you. Diba? May mga decision tayo na ginagawa na may mga consequences. May responsibilidad ka at mayroong consequence yan. Diba? Are you willing to pay the price of your decision? May mga mahihirap na desisyon na kailangan mong gawin, pero kaya mo bang panintigan? Alam mo, hindi rason na lasing ka, kaya mo nagawa ang isang bagay. Hindi rason na sabog ka, o as in hammered ka, o talagang high na high ka, kaya mo nagawa ang isang bagay. Una, desisyon mong maglasing. Pangalawa, desisyon mong mag-take ng drugs. Bumatak. Desisyon mo yan eh. Everything and anything that comes after that ay responsibilidad mo. At kung ano man ang maging resulta ng ginawa mo, ay consequence ng ginawa mo.
Di po ba? Madalas, hindi mo kailangang uminom o bumatak para gumawa ng kalokohan. Hindi, sariling desisyon mo yan. At may bunga yan. At yung bunga niyan, sabi nga eh, pag nagtanim ka ng isang buto ng mangga, ang bunga niyan marami. Napakarami. Are you willing to pay the price? Diba? Tandaan mo, hindi lang ikaw ang maapektuhan yan. Pati ang mga tao sa paligid ay maapektuhan. Siguro maganda pag-usapan natin, ano ba yung mga choices na ginagawa natin? Yan. Diba? Pag-usapan natin, what are the type of choices that we make? Una, ano ba sabi ng banal na salita? Ito yung susunod na prinsipyo. Sino man ang magtanim na nang-aayon sa laman, ibig sabihin, yung ginawa mong desisyon e para sa kaligayahan ng sarili mo, sa kaligayahan ng katawan mo, ay magbubunga ng kapahamakan. At sino man ang magtanim para sa ikalulugod ng banal na spirito, sa ikalulugod ng Diyos, ay aani ng buhay na walang hanggan. Yung bang desisyon na ginawa mo ay para sa laman o para sa ikalulugod ng Panginoon? Tanungin natin palagi yon. Will God be pleased? Will God be glorified? Malulugod ba ang Diyos dun sa desisyon na ginawa mo? O gagawin mo? O ang matutuwa lang ikaw? Minsan, may desisyon tayo na, eh wala na akong choice eh. No, there is a choice. Hindi ka lang makapaghintay. Diba? Minsan, gumagawa tayo ng desisyon dahil kapos ang pananampalataya natin sa Panginoon. Or, nagmamadali tayo. Tandaan po natin, bad choices has consequences. May mga consequence yung mga maling desisyon natin. Diba? Let me give you an example. Siguro ang pinaka-classic na example dyan ay si Adan at si Eva. It was a prideful decision. Bakit? Basahin po natin. And when the woman saw that the tree was good for food and that it was pleasant to the eyes and a tree to be desired to make one wise. Let me emphasize that. To make one wise. Mamaya explain ko kung bakit. She took of the fruit thereof and did eat and gave also unto her husband with her and he did eat. And the eyes of them were both opened and they knew that they were naked and they sewed fig leaves together and made themselves apron. Kausap ni Eva at ni Adan. Actually, kausap ni Eva ang ahas, si Satanas. At ang sabi sa kanya, kung kakainin mo itong bunga ng puno ng puno ng knowledge of truth and evil, ikaw ay magiging katulad ng Diyos. Ikaw ay magiging katulad ng Diyos na malalaman mo kung ano ang masama at mabuti. Yun ang dahilan kung bakit na-entice o natukso si Eva na kainin yung bunga. Bakit? Magiging katulad siya ng Diyos. Meron po ba tayong mga desisyon na ginawa dahil sa pride natin? Di ba? Alam mo, pag binili mo to, gaganda ka. Magugustuhan ka na niya. Loves ka na niya. Yun, simple pa yun. Pero kung gagawin natin mas negatibo, alam mo, pag tiniis mo yan, masasaktan siya. Maiintindihan niya kung anong ginawa mo. Maiintindihan niya na tama ka. Sometimes we try to make decisions just to prove a point na tama tayo. The pride of being right.
'di ba? Para ipamukha mo dun sa tao na tama ka. Kahit makasakit ka. To be able to manipulate a certain situation like God. 'Di ba? Prideful decisions. To put someone in control. To be in control of a situation. Kahit manipulahin mo na lang. To be like God. That's very prideful. Are you making this type of decisions? What else? Envious decisions. Nainggit ba? Envy thou not the oppressor, and choose none of his ways. For the froward is abomination to the Lord, but this his secret is with the righteous. The curse of the Lord is in the house of the wicked, but he blessed the habitation of the just. Bakit sila, magnanakaw sila, parang hindi sila pinaparusahan ng Diyos? Bakit sila, ang sasama ng ugali nila, pero parang okay lang? Bakit ako magiging matuwid kung yung baluktot eh parang okay lang? Di ako din. Minsan pumapasok sa isip natin yun, di ba? Sila nga eh, nagdangdakaw ng kuryente. Ako na rin. Di ba? Sila nga eh, hindi nagbabayad ng pamasahe. Ako din. Sila nga eh, hindi nagbabayad dun sa pinagkautangan nila eh. Ako din. Di ba? Huwag tayong mainggit dun sa mga gumagawa ng masama dahil meron silang panahon na huhusgahan sila ng Diyos. Manatili tayo dun sa tamang daan. Manatili tayo dun sa salita ng Diyos. Huwag kang maiinggit. Huwag kang gagawa ng desisyon dahil ginagawa ng ibang tao. Inggit ang tawag dun, kapatid. Huwag. Don't do it. Nakikita ng Diyos ang lahat ng bagay. Maniwala ka sa akin, yung mga gumagawa ng masama, may kalalagyan yan. At pag hindi pa rin sila natuto, may kalalagyan uli sila. Kahit tayo, matigas ang ulo natin, may kalalagyan tayo. At ayaw natin makinig, may kalalagyan pa rin tayo. Hindi titigil yun eh. Kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. Don't be envious. Siguro ang pinakamatindi, yung pagiging totally depraved natin. Kilala po natin si Judas, di po ba? Then Judas, which had betrayed him, referring to Jesus, when he saw that he was condemned, repented himself, and brought again the 30 pieces of silver to the chief priests and elders, saying, I have sinned in that I have betrayed the innocent blood. And they said, what is that to us? See thou to that. And he cast down the pieces of silver in the temple and departed and went and hanged himself. May mga decision tayo, may mga choices tayong ginagawa dahil sa tindi ng pangangailangan, sa tindi ng kung anuman, nakakalimot tayo. Merong nakakapatay, merong nagnanakaw, merong nanre-rape. Tapos marirealize natin ang mali. Kadalasan, kahit magsisi ka, it's too late. Oo, papatawarin ka ng Panginoon, but the consequence is too big na masisira ang buhay mo. Gusto mo ba masira ang buhay mo? Si Judas, umabot siya sa punto dahil sa sobrang guilt ng dibdib niya, nagpakamatay siya. It didn't end well for Judas. Hindi porket nagugutom ka ay dahilan na yon para magnakaw ka. Hindi porket wala kang pera ay dahilan na yon para mang-hold up ka. Lalo na kung libog ang pag-uusapan. Yung pita ng laman, walang rason para doon. Kaibigan, mag-ingat tayo sa mga desisyon nating ginagawa.
hindi mo pwedeng sabihin there is no choice. There is always a choice. There's a choice for you not to do it and to do it. There is a choice. Now, godly choices, in contrast, brings good results. Katulad ng ano po? Una, a decision to serve. When Joshua was talking to the Israelites, namamaalam na siya, mamamatay na siya, sabi niya, if it seem evil unto you to serve the Lord, kung sa tingin nyo masamang magsilbi sa Panginoon, pumili kayo kung sino ang pagsisilbihan nyo. Yung mga Diyos-Diyosa ng inyong mga ama kasama ang sarili nyo. O yung mga Diyos-Diyosa ng mga pinanggalingan nyo. Pero para sa akin at sa aking tahanan, kami ay magsisilbi sa Panginoon. He decided to serve God. Maniwala po kayo sa akin, wala pang tao, wala pang Kristiyano na nagdesisyon na magsilbi sa Panginoon ang nasira ang buhay. Lagi yan, maganda ang ending yan. Lagi yan maayos. Dahil hindi ka pababayaan ng Diyos. Joshua's family was secured, and it has been like that for the rest of time. Bakit? Because he decided to serve God. His family decided to serve God. If you and your family decide to serve God, makikita mo kung anong pagpapala, biyaya, pangako ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Pero hindi lang yun. Hindi lang nagdesisyon ka na magsilbi. Hindi lang. Na nagpersevere ka. Ibig sabihin, nagpatuloy ka pa rin magsilbi kahit parang what for? Parang baliwala. Ano sabi rito? Paul was talking to Timothy. Ang sabi niya rito, he was encouraging him. He was telling him to proceed, to continue serving God. Ang sabi niya, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing in his kingdom. Nire-remind ni Paul na darating ang Panginoon, may paghuhusga. Okay? It's a reminder. Doon siya nagsimula. So dahil may paghuhusga, preach the word. Be instant, in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Tandaan po natin, pastor si Timothy. Ini-exhort niya na patuloy siyang magpreach, patuloy po siyang magsalita, magpahayag ng salita ng Diyos kahit anong panahon. In season, out of season, magpahayag siya. Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Alam mo, hirap gawin yan. Lalo na pag wala ka ng gana. Di ba? Lalo itong panahon ng pandemic, katitigas ng ulo ng mga tao. Di ba? Parang walang Diyos. Recorded na nga lang yung video, hindi pa attend. Magtatago pa. For the time will come when they will not endure sound doctrine. Hindi na nakikinig ang tao. Ayaw na makinig. Matigas na ulo. Bakit? Hindi mo masusuheto eh. Hindi mo masusuheto. Harapan? Wala eh. Wala. Wala si pastor. Wala yung elder. Wala. But after their own lash shall they heap to themselves teachers having itching ears. Namimili na sila ng ano, ng magtuturo sa kanila. Yung hindi sila sa sermonan, yung hindi sila iko-correct. 'Di ba? Kaya nga pag nakikinig ka online, namimili ka eh. 'Di ba? Nagse-surf ka na, sino magpe-preach? Si pastor ganito, si pastor ganya. Oh, yan, hindi ako sa sermonan niya. Oh, yan, ano lang yan. Puro joy lang yan, puro. And they shall turn away their ears from the truth and shall be turned into fables. But watch thou in all things, endure afflictions. Do the work of an evangelist. Make full proof of thy ministry. Magpatuloy tayo. Sa maikling salita, kung hindi ka pastor, kung isa kang ordinaryong membro, patuloy kang magsilbi sa Panginoon kahit napakahirap.
It might be an oversimplification, but that is what Paul is telling us. Hindi lang yung nagdesisyon ka na magsilbi. Magpapatuloy ka na magsisilbi. Diba? Kasi hindi magiging madali, lalo sa panahon ng pandemya, ang daming pasaway. Ang daming pasaway. Kahit mga tapat na Kristiyano, nagiging pasaway. Bakit? Walang bantay. Kala mo lang yun, medyo sa taas, oh, nakikita ka. Huwag nating hintayin na kalabitin tayo ng Panginoon. Maniwala ka sa akin. Huwag mong hintayin na gamitin ng Panginoon ang pandemya para gisingin tayo. Huwag. COVID is not something you will want to wish on someone para lang matauhan. I will not go there. No. I have seen friends, close friends, and even family members who went through COVID. Some of them worse. Some of them died. Huwag tayong pasaway. Sumunod tayo. Let us make the right decisions. Diba? At paalala, para sa iyo na sumusunod, para sa iyo na gustong magpatuloy, kailangan po nating maging mapagpasensya. We need to be consistent. Anong sabi ng salita ng Diyos? Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Alam ng Panginoon nakakapagod. Nakakapagod sumunod. Humanly speaking, nakakapagod. Lalo na pag nakikita mo na matitigas ang ulo ng mga tao na inaalagaan mo. Lalo na pag nakikita mo na may mga restrictions. Katulad yan, hindi tayo makapag-worship, hindi tayo makapag-gather. Pinlano na nating mag-gather. Biglang ECQ. Biglang 19,000. Di ba? Pero mas nakakapagod ang tao. Pasaway. Ayaw kang harapin. Tatago. Gusto nilang ituloy kung anong gusto nilang gawin. Ayaw na nilang makinig sa salita ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, let us not become weary in doing good. Huwag tayong mapagod. Mawalang ng gana sa paggawa para sa Panginoon. Yun ang sinasabi rito. Merong dalawang, may mga key phrases po rito sa verse na to na gusto kong tignan nyo. Una, for at the proper time. That's God's timing. God's timing. May panahon. Tuloy lang. Magsilbi ka lang. In God's time. In God's time, aani rin tayo. In God's time, makukuha rin natin. In God's time, sasagutin ng Panginoon. All at the proper time, which is God's time. Pero hindi natatapos doon. Pansinin mo. Ano sabi doon? We will reap the harvest if we do not give up. Hindi ka pwedeng sumuko. Hindi ka aani. Parang ganito yan, nagtanim ka, tas tumutubo na. Tas nakita mo, pineste. Ibig sabihin nun, ayoko na, may peste. Hindi. Ang gagawin mo, isprayan mo yan ng pesticides. Diba? Tatrabahuhin mo yan. Aani ka pag hindi ka nag-give up. Pero pag sumuko ka na, and I have to tell that to myself as well. Pag sumuko ka na, wala na. Wala nang ani. Wala na. Diba? Hindi natatapos dun sa pagde-decide mag-serve. Kailangan consistently serving ka. At pag napagod ka, at mapapagod ka. Mapipika ka, mapipikon ka. You have to remind yourself naaani ka rin in due time na hindi ka dapat mag-give up. Ano sabi sa verse 10? Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Anong gustong i-emphasize natin dito? Magpatuloy ka. Magpatuloy kang magsilbi. Magpatuloy kang gumawa ng mabuti. Lalong-lalo na pag merong opportunity.
kung may oportunidad o kung makakagawa ka ng oportunidad, gawin mo na magsilbi sa Panginoon. Magsilbi. Diba? Tuloy. May opportunity, magsilbi. Gumawa ka ng mabuti. Para saan? Sa lahat ng tao. Kay kaaway mo yan o hindi, ministry natin yan eh. Diba? Let us serve. Let us do good to all people. Kung merong kang kakayahan na gumawa ng mabuti sa ibang tao, kaaway mo man yan o hindi, gawin mo. He who knows how to do good and doesn't do it, kasalanan sa kanya yon. Tandaan po natin yan. Lalong-lalo na sa kapamilya ng Diyos, sa kapwa mong Kristiyano, tumulong ka. Tumulong ka, gumawa ka ng mabuti. Huwag kang mapapagod, minsan nakakapagod kasi panay na lang ang hingi ng tulong eh. Diba? Merong ganun. Pero, pwede mo siyang turuan. Diba? Hindi mo pwedeng i-decline. Bakit? Kapamilya mo yan eh. Lalo na, in-emphasize dun sa verse, especially in the family of God. So how do you make decisions? How do you make the right choices? Di ba? Dali. Madali? Hindi. Kala mo madali, ha? Ano ang dapat mong gawin? Ito yung unang tatlo na dapat mong gawin. And more often than not, this is done consequently. Ibig sabihin, sunod-sunod. Pwedeng may mauna, pero you have to do these three. Ano yun? Kalma lang. When you're about to make a decision, when you are about to make a choice, una, kalma lang. Maintang ulo mo, kalmahin mo muna sarili mo. Huwag ka magdidesisyon na maintang ulo mo. Pagsisisihan mo yan, sigurado. Huwag ka ring magdidesisyon na sobrang saya mo. Diba? Don't let your emotion affect your decision. You have to calm down. Masaya man o maintang ulo mo, kalma lang. Huwag ka mo, alam mo, minsan nauuna yung bibig kesa dun sa isip. Kaya nga nasa taas to eh. Sara mo yung bibig mo. Kumalma ka muna. Kalma. Diba? Manalangin ka. Panalangin ka. Ipanalangin mo yung sitwasyon. Ipanalangin mo yung desisyon. Ipanalangin mo kung ano yung hinaharap mong problema. Ask God. Why? You're about to make the wrong decision. You're about to make the worst decision of your life. Kalma lang. Kalma at manalangin. Hingin mo ang gabay ng Panginoon. Are we good? Then step back. When you say step back, ang ibig sabihin niyan, ilabas mo yung sarili mo sa sitwasyon. Figuratively, 'di ba? Tingnan mo yung sitwasyon mo from the outside. Okay? Tingnan mo, tapos seek clarity. Ano ibig sabihin niyan? Ibig sabihin, i-analyze mo yung situation. Try to think more objectively. Tignan mo kung ano yung problema. What is the challenge? Ano yung problema? Ano ba yung talagang problema? Di ba? Ang problema is, kunyari, walang pambayad ng tuition si Junior. Yun ang problema. At wala kang pera. Ano yung solusyon? Ano yung solusyon? Mabayaran yung tuition fee. Tama? May kasunod yun. At hindi na ulitin yung mga ganong sitwasyon. So, kailangan mabayaran yung tuition fee. Yun ang totoong goal doon. Kailangan mabayaran yung tuition fee, kaya lang wala kang pera. So, ano yung controllable? When you say controllable, ano yung pwede mong gawin? Hindi lahat pwede mong gawin. Hindi ka pumwedeng mag-withdraw sa banko kung wala kang pera sa banko. Diba? So, isipin mo, ano yung pwede mong gawin?
isulat mo kung ano yung pwede mong gawin. One, siguro kay pwede ako mag-overtime ng ano, ng araw-araw. Diba? Yan. Or, pwede ako mag-apply ng loan. Yan. Diba? Yung mga ganon, isipin mo maigi. Ano yung pwede mong gawin? So, na-list down mo na kung ano yung pwede mong gawin. May listahan ka na. May mga choices ka na. Okay. Now, try to be creative with your choices. Anong ibig ko sabihin na try to be creative with your choices? Na-identify mo na yung choices mo. Now, try to identify kung ano yung advantage tsaka disadvantage ng mga choices mo. May pros and cons yan. For example, kung mag-overtime ako mula ngayon hanggang dun sa susunod na bayaran, ilang araw yon? Siguro, 8 buwan, 8 linggo. 8 linggo. Kakayanin ba ng katawan ko? Ang pro, makakabayad ako. Ang con, kakayanin ba ng katawan ko? Kaso may sakit ako. Di ba? Or pwede ako mag-loan, may company loan. Mababayaran ko siya pag nag-company loan ako. Kaya lang ang interest niya, 30%. Kaya ko bang bayaran? Yan. Di ba? Pwede ko ba siyang i-credit card? Pwede. Diba? Kaya mo bang bayaran? Pros and cons. So, sumulat ka ng mga choices mo, sumulat ka ng pros and cons, tapos, as you analyze, come up with a creative solution. Pwedeng isa lang doon ang pipiliin mo o pwedeng kombinasyon. Pwede ka mag-overtime, at the same time, liitan mo yung loan mo. So, mas kakayanin mo yung babayaran mo. Diba? You just have to be creative. Minsan, walang isang solusyon sa problema. Minsan, 3, 4, 5 ang kailangan mong gawin para ma-solve yung problema mo. Diba? Pero ang susi po dyan palagi ay ang gabay ng Panginoon. Diyos ang pwedeng magbigay sa atin ng wisdom eh. Diyos lang ang pwedeng magbigay sa atin ng talino para ma-resolve yung problema natin. Okay? So, knowing all of this, we come up with a concrete solution. Kunyari, pinili mo na. Kombinasyon ng 3 solusyon. Mag-overtime ka, pero hindi marami kasi baka hindi kayain ng katawan mo or every other week ka lang mag-overtime. Tapos, yung isang solusyon, maglo-loan ka, pero maliit na lang. Di ba? So, 2. So, ngayon, nakapag-decide ka na kung anong path yung kukunin mo, you come up with a game plan. Paanong game plan? Ibig sabihin, kung paano mo siya i-address. Paano ka mag-OT? Sa isang linggo, siguro 3 beses. Tapos every other week. Kukumputin mo magkano kikitain mo. Pwede. Tapos, yung ilo-loan ko, kunyari, ang ilo-loan ko lang, sa halip ng 50,000, ang ilo-loan ko lang 20,000 kasi kayang sagutin ng overtime yung 30,000. So, ang magiging interest nito, ganito, 5%, kunyari. Tapos, pwede ko siyang bayaran ng hulugan sa loob ng 1 taon. Pwede, di ba? So, you could come up with a concrete solution. At ginawa mo to na may klarong pag-iisip. Di ba? Tandaan po natin, you have a choice. You always have a choice. Pero huwag nating kakalimutan to always ask God. Before you do anything else, before you come up with something, before that word would come out of your mouth, always ask God. Hindi mo kailangang i-detalye sa Panginoon. Alam ng Panginoon yung nangyayari. Diba? Bago mo gawin ang isang bagay, bago ka mag-isip, bago, Lord help me. Kahit isang sentence lang yan. Surrendering yourself to God, surrendering that situation to God, is submitting to his power, his provision, and asking for his grace. The key is to humble ourselves before God. Ito pong pinag-usapan natin ay proseso. Pinakita po natin sa inyo kung ano yung ugali natin.
ano yung mga tama at maling desisyon natin at paano natin i-address yung tamang pagdedesisyon. Pero lahat po ito ay baliwala kung hindi natin idudulog sa ating Panginoon. Tandaan mo, nandiyan lang ang Panginoon. Hindi kanya iiwan. I will never leave you nor forsake you. Hindi tayo iniligtas ng Panginoon. Hindi namatay sa krus ng Kalbaryo si Jesucristo para iligtas tayo, para pagkatapos pabayaan tayo. Hindi. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi. Meron ka bang pinagdadaanan ngayon? Meron bang bumabagabag sa'yo? Meron ka bang desisyon na kailangan gawin? Why don't you first go to God? Come to God right now and seek His guidance. Lapit na. Shall we pray? Heavenly Father, we come to you. Lumalapit po kami sa iyo, O Panginoong Diyos. Tunay nga po, Panginoon, hindi po namin kaya ang aming mga pinagdadaanan. May mga desisyon na kailangan gawin, may mga problema na kailangan harapin. Panginoon, tulungan mo po kami. Tulungan mo po kami, gabayan mo po kami. Hawakan mo po ang aming mga kamay. Buksan mo po ang pinto na para sa amin at isara ang hindi na para sa amin. Gabayan niyo po kami, Panginoon, huwag niyo po kami bibitiwan. At Panginoon, tulungan mo po kami na patuloy na tumingin sa iyo at makinig lang sa iyo. Help us to make the right decision. Father, surrender these things today. And as we end this service, Lord, I lift to you your people and I pray that you hear their voice. Hear their prayers. Pakinggan mo po ang kanilang mga daing sa iyo. Tulungan at gabayan sila. Protektahan mula sa COVID ang kanilang pamilya at gabayan sa kanilang buhay. At nawa, sa kanilang tahanan, sa kanilang puso, sa kanilang buhay, tanging si Kristo lang ang mamayagpag, maitaas, at ang kanilang buhay ay maging testimonya na si Kristo ay ang aming Diyos, tagapagligtas. At si Kristo ay buhay. We thank you so much for all of this, dear Father. We praise you, we thank you, we honor you. In Jesus' mighty name, amen. Muli po, hinay-hinay po tayo sa ating mga desisyon. Huwag po tayong makakalimot na lumapit sa Panginoon. Again, ingat po tayo sa ating paglabas, sa ating pagpasok. Kung pwedeng hindi lumabas, wag na lang lumabas. Kung kayang mag-double mask, mag-double mask. Ingat po tayo. Delikado po ang COVID at tumataas pa siya. Wag po tayong magpadalos-dalos. Okay? Sige po. At muli po, ito po si Pastor Z. Almuete ng Upraise Church. In behalf of my family and the people of Upraise Church, salamat po at sinamahan niyo po kami sa linggong ito at naway maging pagpapala po ang salita ng Diyos sa inyong buhay. Thank you so much. God bless.